nabalitaan namin na trending ka, Jenica, sa nakaka-touch mong post sa social media recently. Ano yung masasabi mo sa daming na-inspire sa'yo? Dahil alam mo yun, simple lang yung binili mo, pero talagang grabe yung, oh, ganun pala talagang effect sa mga tao at sa mga anak mo. Ano, nagulat ako sa totoo lang. Kasi hindi ko naisip na kukunin ng press people yung sinabi ko. Parang naging emotional lang naman ako nung araw na yon kasi papunta na ako dun sa bilihan ng aircon. Mixed reactions yung mga nakukuha ko. Siyempre, nandun yung mga tao masaya para sa akin. Pero meron ding nagulat ako, hindi sila naniniwala na 10 months na kaming walang aircon. Na naiintindihan ko naman, pero naisip ko, kasi ako lang to, Melaya, okay lang naman kung hindi mag-a-agree yung iba. Pero ang aircon kasi, luxury yan. Oo. Kumbaga, hindi siya kasi necessity. Meron kasing, dapat, ano yan eh, dapat bibila naman ng nanay yan. Pero I'm an adult na kasi. Yes. So parang, di ba? Hindi, kasi feeling ko lang naman, kapag ka necessity ang isang bagay, yun yung ibig sabihin, life and death matter na, di ba? Oo. Eh, yung aircon, actually, talaga siya, actually, mami. At saka hindi lang siya binili mo ng isa. Ang kuryente na babayaran mo every month, luxury din siya, ha? Totoo. Correct. Oo, yun so, nga. Actually, intindihin na lang natin sila, Miss Jenica. Kasi oo naman. Kung kilala niyo si Miss Jenica, talagang napaka-independent woman yan siya. Hindi yan siya umaasa ng kahit sino. Kaya naman, baka mabaho ako, Jenica. Miss Jenica, ano na? Ito na, diretso na natin ito. Okay. Ano ang mensahe mo sa mga boss natin na talaga namang ikaw ang pinadala nila dito? Mga boss, maraming salamat. Ah, hindi ko kayo ini-let down. Ay! Tiwala lang. Tiwala lang. 1, 2, 3, 4, we're ready for more.